Okay, so good evening once again. So ngayon naman pong gabi, ang gusto ko po sanang i-share sa inyo ay kung paano tayo mag-create ng activity or assignment sa ating Google Classroom na siya po ay gagawin nating by schedule. Ano po? So, bali open po natin ang ating pong Google Classroom. So, sa Google Classroom po, meron tayong classwork. Ano po? Then, dun po sa ating classwork, pag kinilig po natin siya, so, let us create. Ano ha? Click the create. And then, yung pong assignment ang ating pong pipiliin. Okay? So, once again, so, bali po ang ating po munang ilagay dito ay yung pong mag-add link po muna tayo. Add link ka. So, ang ating pong i-attach ngayon ay yung ating quizzes na ginawa. So, dun po sa ating quizzes, dun po sa ating My Library. So, click po natin yung ating topic dyan. Okay. And then, yung Assign Homework. And continue. Share link ka. So, nakopy po natin. And then, Ctrl V, add link. So, mapansin nyo, narito na po siya. So, ang title po ng ating, ang ating pong activity ay Illustrating and Simplifying Rational Algebra Expressions. So, Ctrl C. Control B. Okay. Then, yung instruction po. So, let them, let's say, answer the following questions. Ano po? Answer the following questions. And then, so, lagyan po natin, let's say, ang topic po niya ay so, quarter 1, week 2. Ano po? Then, lagyan po natin, let's say, ng due date. So, due date po, for example, yung Friday, so, October 16. So, time, lagyan po natin, let's say, ng 5 p.m. Ating 5 p.m. lang po. And then, category. So, sa atin po, sa ating new normal class po nga sa ngayon, meron po tayong dalawang klase lang po ng category sa ating pong grading system. Written works and performance tasks. 50% po siya. Ano ha? Sa mathematics. So, sabihin po natin siya ay as a performing task. And then, sabihin po natin 10 points siya. Assign to ano. And then, ito po yung ano, kasi gabi na po ngayon, iwasan po natin na tayo po ay magpo-post sa ating Google Classroom ng gabi na. So, di ba po ba ang ating klase lamang 8 to 5? Kasi po, kung ito po i-assign po natin ngayon, so, magno-notify po yan sa kanilang mga device na, oh, si teacher, merong nakapost sa ating Google Classroom. So, maaring maging stressor pa to sa ating mga bata ngayong new normal situation. Ano po? Kaya, schedule po natin siya. So, wherein, naka-schedule po siya ng October 13, 7 a.m. Pwede po yan. Tomorrow, ano ho? So, schedule. Yan. So, kung mapapansin nyo po, di ba, nilagay po natin siya sa quarter 1, week 2. So, yun po siya. Performance task scheduled on tomorrow, 7 a.m. Ano po? So, hopefully, nakatulong po sana yung ating konting video tutorial na ito para po sa ating online class. Thank you very much, guys.